Magandang gabi po. Bahagyang bumilis ang pagkalat ng COVID-19 sa Metro Manila nitong nakaraang linggo ayon sa Okta Research Group. Pangamba ng grupo, darami pa ang COVID cases ngayong holiday season. Kaya ang DILG magpapakalat na raw ng COVID marshals para ipaalala sa publiko ang minimum health protocols. Nakatutok si Rida Reyes. Sa pinakahuling pag-aaral ng Okta Research Group, nakita ang bahagyang pagtaas ng reproduction rate o bilis ng pagkalat ng COVID-19 sa Metro Manila mula sa 0.90 sa pagpasok ng Disyembre, nasa 0.99 na ito ngayon at inaasahang papalo ito sa 1 sa susunod na isa o dalawang araw. Bunso daw yan ang increased mobility o paggalaw ng mga tao simula ng unti-unting buksan ng ekonomiya sa gitna ng general community quarantine. Pangamba ng Okta, posibleng pumalo pa ang COVID cases ngayong holiday season. Ang National Task Force Against COVID-19 patuloy daw na babantayan ang galaw ng mga kaso ng COVID lalo na sa panahong ito. Hindi man daw nakaalarma ang pagtaas ng reproduction rate kumpara sa dati, hudyat pa rin ito para sa mas matinding preventive measures. Ang DILG inutusan na ang local government units at PNP na magpakalat ng mga COVID marshal para magpaalala sa publiko sa minimum health standards. Yung disiplina brigades, no, na umiikot sa mga barangay, nagpapaalala sa mga tao, every person must exercise individual self-discipline and self-responsibility kasi hindi naman mababantayan ng gobyerno lahat ng tao at 24 hours. Nauna nang naglabas ng guidelines ang DOH kaugnay sa mga aktibidad na dapat munang ipagpaliban gaya ng mga Christmas party, caroling, pagbabahay-bahay para mamasko at outreach program. Nagpaalala rin ng ahensya na iwasan muna ang turotot. Sabi naman ng DILG, imbis na iban ang mga turotot, mas mainam na huwag na lang maghiraman para iwas hawahan. We leave it to their personal discretion. So long as kung magtuturotot sila within the confines of their own home and of course, as usual, may social distancing. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa Pasig, napasabak sa pila ang mga senior citizen na kukuha ng ATM card para sa kanilang allowance. Noona, halos hindi nasunod ang physical distancing na kalaunay na ayos naman ng mga polis. Tinutukan niya ni Katrina Sol. Dikit-dikit at mahaba ang pila ng mga senior citizens na kukuha ng ATM card para sa kanilang allowance mula sa Pasig LGU kaninang umaga sa Bagong Ilog Elementary School. Hindi raw nasunod ang pila noong una. Pero naayos naman ito pagsapit ng hapon. Ang ilan, 30 minutes lang daw naghintay para makuha ang ATM card. Kaninang umaga galing na kami. Kaya lamang ho, ang haba ng pila at ang gulo-gulo. Umuwi na ho kami. Bumalik na ho lang kami ngayon. Okay naman ho. May mga pulis ding nagtungo sa lugar. Noong una, medyo hindi masyadong maayos yung pilahan natin. Pero later on naman naayos na natin yung kanilang pilahan. Masigurado naman natin na ino-observe pa rin nila yung social distancing at saka masigurado natin sila na nagsusuot pa rin sila ng mask at saka ng face shield. Pero si Lola Felicitas Villarin, hindi raw kasama sa mga mabilis na nakakuha ng ATM card. Alas 8 ng umaga siya dumating pero alas 2 na raw ng hapon nakuha ang kanyang card. 85 years old na siya at hirap nang maglakad. Mahirap. Napakahirap. Masakit na ang tuhod ko eh. Nakiusap lang daw sila ng kanyang anak na kung pwedeng unahin na sila dahil hindi na raw siya maayos na makahinga. Ang ilan naman, di maiwasang mainis at magreklamo. Bakit daw kasi pinalabas pa sila ng bahay para kumuha ng ATM card? Kaya kahit naka-wheelchair ang iba, lumabas pa rin sila. Hindi rin naman daw ibinibigay ang ATM card kung ipapakuha lang gamit ang authorization letter. Anong purpose ng authorization kung hindi rin naman nila i-release yung card? Ang mga nagbibigay naman ng ATM, hindi na na-interview dahil bawal daw silang umalis sa kanilang pwesto. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. May paliwanag naman ang Pasig City LGU kaugnay sa pamigay nila ng cash card sa mga senior citizen. Ang ipinamigay na cash cards ay mula raw sa land bank. Ang paggamit nito ang nakita ng LGU na paraan para mapadali raw ang pagbibigay ng tulong pinansyal. Mga taga-bangko raw ang nag-distribute ng cash card dahil sila lang daw ang otorisadong mamigay ng card at ng temporary PIN. Mas mainam na rin daw na off-site o hindi sa bangko ito ipamigay. Sa bangko daw kasi may iba pang transaksyong ginagawa.
Patakaran din daw mismo ng banko na ang account holder lang ang maaaring kumuha ng cash card. Exempted o pwede namang mag-claim ng cash card gamit ang authorization letter ang mga bedridden at nasa ospital na senior citizen. Sinusubukan paraming kunan ng panig ng lanta. Nagdulot ng pagbaha ang pag-apaw ng Malunog River sa Putol, Apayao. Maulan kasi sa lugar kaya mabilis na umapaw ang ilog. Ilang residente sa tabing ilog ang napilitang lumikas. May mga nirescue rin matapos maipit sa baha at dinala sa evacuation center. Ang sabi po ng PAGASA, dala ng hanging amihan ang pag-ulan sa Northern Luzon. Ay naman kay Putol Mayor Hector Pascua, nagsibalikan na ngayong hapon sa kanilang mga bahay ang mga residente matapos humupa ang baha. Isang patay habang pito ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Rodriguez Rizal. Ang driver ng van na ugat ng disgrasya, nakatulog umano habang nagmamaneho. Nakatutok si Von Aquino. Ito ang nangyari lagpas lang ng footbridge ng isang commercial complex sa Rodriguez Highway sa Barangay San Jose, Rodriguez Rizal. Ang puting van sa likod, biglang bumangga sa likod ng isang closed van na naging mitsa ng karambola ng dalawang sasakyan at hindi bababa sa anim na tricycle. Ang ilang tricycle tumilapon pa. Nadamay rin ang ilang kotse sa inner lane. Base sa investigasyon, nakatulog umano habang nagmamaneho ang driver na nakadisgrasyang van na si Edgar Abringe. May tricycle na medyo sumingit sa kanya. Tapos nung nakalagpas ng konti, nakatulog siya. Then, ang natapakan niya yung gas nung kanyang sasakyan. Maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, and multiple damage to properties. Ayon sa MDRRMO, namatay sa insidente ang tricycle driver na si Anthony Espiritu. Ang pamilya Espiritu hindi makapaniwala sa nangyari. Parang hindi ko kaya na wala na siya. Ay, sobrang bait po. Maano po yun, kahit makulit siya, namimiss ko yung kakulitan niya. Napakasakit po! Masakit! Kasi po, bigla ang pagkawala niya, malakas na malakas siya. Mensahe nila sa naka-aksidenteng driver. Dapat maayos siyang magmaneho, hindi gano'n, ang dayan din namin na tao. Tumangging magbigay ng pahayag ang van driver. Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mahigit 20 ang hinuli matapos maaktuhang nagpa-party sa loob ng Manila North Cemetery. Nag-social gathering na nga, wala pang face mask ang iba. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Natigil sa pagbibideo kaya ang isang ito nang makita ang mga pulis na pasugod ang mga otoridad sa reception ng isang binyag kagabi matapos makatanggap ng sumbong na may paglabag dito sa health protocols. Ang venue ng reception sa tabi ng mga nicho sa loob ng Manila North Cemetery. Hoy, hoy! Upo lang! Pupusas kita! Marami sa mga nandito walang suot na face mask. Ang iba may suot nga pero nasa baba naman. Kumpulan ang mga tao. Kabi-kabilang mesa ang inuman. Sa isang mesa, meron pang mga bata na katabi ng isang tumotoma. Pagdating natin doon ay nakita natin ang mga ito na nagiinuman. Higit 20. It is a violation doon sa Revised Ordinance 5555 wherein they are drinking in public place. Aside from that is yung violation ng social gathering, violation ng social distancing. Kabilang sa mga inaresto ang magulang ng bininyagan, pati na ang mga ninong at ninang ng bata. Hindi na nga kami nagpunta kasi anak ko ayaw, pinilit ko lang kasi nahiyanga ako sa kanila. Video ko lang po. Hindi ko bang tatakot doon sa COVID? Natatakot naman. Hindi mo alam na bawal yun? Alam po. Napadaan lang po rin. Dito muna sila dinala sa isang covered court at hindi hinalo sa kulungan sa police station. Ito is nanggali sa Blooming Tree, Santa Cruz. Diba? Kaya po, Tondo. So kung nagkahalo-halo ito, hindi na natin alam. Baka mamaya may carrier dyan. Maging babala po ito sa inyong lahat. Huwag na po tayong gumaya sa mga ito. Mahigpit na ipinagbabawal ng gobyerno ang mga social gathering katulad nito. Pati nga pagbibidyoke, sinusulong na ng DILG na ipagbawal muna ng mga LGU ngayong parating na Pasko at salubong sa bagong taon para iwas COVID-19. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.
9,269 ang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa bansa ngayong araw. Dahil po dyan, 418,687 na ang total recoveries. 1,085 naman ang bagong kaso, kaya 449,400 na ang total cases. 21,980 sa kanila ang active o nagpapagaling pa. Tatlo naman ang nadagdag sa mga namatay, kaya 8,733 na ang total deaths. Kabilang sa mga lugar na may pinakamaraming bagong kaso ang Quezon City, Rizal, Makati, Manila at Pasig. Dahil pinaiiwas ang publiko sa paggamit ng torotot sa pagsalubong sa bagong taon, torotot de bomba ang binibili ng iba. Alternatibo raw para iwas hawahan ng COVID-19. Nakatutok si Berda de Treyes. Mahigpit na bili ng mga otoridad, huwag nang magpaputok ngayong Pasko at bagong taon. Pati ang nakasanayang alternatibong pampaingay na torotot, iwasan na rin muna para iwas COVID. Kaya ang ilang gusto pa rin magpaingay sa darating na salubong 2021, heto bumili na lang muna rito sa Divisoria ng ibang bersyon ng torotot. Imbis na hinihipan, de bomba ang mga ito. Kasi mga bata madaling kapitan ng COVID. Kaya mas maganda siguro to. Dahil nga bomba. Mas mahal lang ni bombang torotot. Ang maliit, 30 hanggang 35 pesos. Kumpara sa hinihipan na 10 pesos hanggang 15 pesos lang. Ang mas malaking dibomba, 100 hanggang 110 pesos kumpara sa 35 pesos na diihip. Pero di bali na raw mapagastos basta ligtas sa sakit. Paano nga ba ito ginagamit para maging mas malakas ang tunog? Mas malakas dapat yung yung tulak. Para mas malakas yung presyo ng hangin na lalabas. Mas maingay. Labindalawang araw bago magpasko, marami ang namimili sa Divisoria. Panay naman daw ang paalala ng mga nagtitinda sa mga bumibili na sumunod sa health protocols. Ang grupong ito magkasamang namimili at sinusunod naman daw nila ang health protocols. Isa lang din yung namin, yung uuwian namin. Kaya sama-sama kami. Ang mga pulis tuloy rin sa pag-iikot. Hindi po kami nagsasawa na umikot at magpaalala dito sa lugar na to. Na i-maintain yung social distancing. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Sa Ilagan, Isabela, tuloy pa rin sa paglalaro ng boga ang ilang bata kahit matagal na itong bawal. Kita sa kalsada ilang bata hawak ang kani-kanilang mga boga o improvised na kanyon. Babala ng mga otoridad, labis na mapaminsala ang boga at posible pang makapatay. Nito lang Nobyembre, isang bata sa Aurora ang nasawi matapos tamaan ang bala ng boga sa ulo. Layo ng grupong aktor ang pagtaguyod sa kapakanan at karapatan ng mga nasa Philippine showbiz industry. Ang mga miyembro aktibo rin sa pagtulong sa ating mga kababayan tulad ng manalasa ang bagyo. Narito ang aking chika. Nitong Mayo, nakapag-usap ang ilang artista at bumuo ng isang non-political, non-profit group. Ito ang aktor, Liga ng mga Artista sa Pilipinas, na layong magdala ng positibong pagbabago na nakatuon sa kapakanan ng mga nagsisilbi sa showbiz. Nakapanayam ko ang board of directors nito na kinabibilangan ni Agot Isidro, Dingdong Dantes, Cherry Pie Picache, Professor Ron Capindig, Isa Calzado, Maylin Dizon at Jasmine Curtis-Smith. Nito lang Nobyembre, naging aktibo na ang youth members ng grupo para tumulong sa mga nasalanta ng Bagyong Ulysses. Bahagi ng kanilang mga layunin ang magbigay tulong sa mga miyembro nila tulad ng legal assistance, health and wellness benefits, pati na ang retirement insurance ng mga taga-showbiz. Bukod sa membership fee, layo ng aktor na magsagawa ng fundraising activities. Sa ngayon, mahigit 100 miyembro na sila at maaari na raw silang mag-accommodate ng regional members at mga artista sa entablado, pati na mga dubbers. Pwede rin ang background actors o mga extra sa pelikula at telebisyon. Ang pakay talaga nun is for us to present ourselves, what we are about, who we are, at sabihin na kami ay partners ninyo dito. Kami ay kakampi because maliit lang ang industriyang ito and maganda nga yung gesture nila of welcoming us because they gave us their thumbs up. Magbibigay rin ng daan ng grupo para mapag-usapan ang karapatan kasama na ang working condition ng mga artista at mga nasa likod ng kamera. Nakausap na raw nila ang mga namumuno sa major networks at mga producer ng mga film outfit. Meron ka pa lang.
Dalawang motorsiklo nagbanggaan at sumemplang sa isang intersection sa Pagadian City. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagtumba ng dalawang motor. Ayon sa LGU, nang subukan kumaliwan ng isa sa mga motorsiklo, doon na nabangga ang isa pang motor. Tumila pa ng mga sakay na pare-parehong nagtamo ng mga galos sa katawan. Naipablatter na sa pulisya ang insidente. Sa kabila ng mga posibleng side effect ng COVID vaccine ng Pfizer at BioNTech, wala na dapat ikabahala ayon sa isang Pinoy nurse sa UK na kabilang sa mga unang nabakunahan nito. Nakatuto si Bernadette Reyes. Halos isang linggo na mula nang simula ng mass vaccination sa United Kingdom gamit ang COVID-19 vaccine ng Pfizer at BioNTech. Hindi bababa sa dalawa ang napaulat na nagka-allergic reaction dito. Ang Pinoy nurse sa UK na si Edward Angelo Granada, binakunahan itong December 10, iginiit na wala naman dapat ikabahala. The first 2 days po, since po nung nabakunahan po ako, medyo hindi po masyadong maganda yung pakiramdam, especially po dun sa injection site, which is sobrang sakit. Hindi man po sobrang sakit, pero sobrang bigat po sa braso. Bago bakunahan, ipinaliwanag naman anya sa kanila ang mga posibleng side effect. May natanggap din daw siyang brochure na may checklist kasama ang mga tanong tungkol sa pagbubuntis, allergies at bakuna. Siyempre may pag-aalilangan din po kung tutuloy po ba or hindi. Pero so far naman po, okay naman po ako ngayon. Nauna na iginiit ng Pfizer, walang nagka-severe allergic reaction sa mahigit 40,000 volunteers sa kanilang late-stage clinical trial. Pero hindi kasama sa naturang trial ang may history ng severe allergic reaction sa vaccine o mga sangkap nito. Ang Pfizer vaccine din ang unang gagamitin sa Amerika, sabi kahapon ni President Donald Trump. The first vaccine will be administered in less than 24 hours. Pero iba ang sinabi ni U.S. Army General Gustav Perna na in charge sa vaccine distribution. I expect the first shipments to arrive Monday morning. Ang South Korea naman, 44 million residents ang planong mabakunahan sa 2021. Nasa third wave na doon ngayon ang pagkalat ng virus. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Dalawang butanding ang namataan sa Ragay Gulf sa bahagi ng Ginayangan, Quezon. Agad yung nabalitaan ng mga residente na agad pumalaot para makita mga butanding. Ayon sa mga mangisda, ilang araw na raw nila itong nakikita sa tuwing manghuhuli sila ng maliliit na isda na paborito raw ng mga butanding. Sabi ng mga eksperto, posibleng ang doon nakakakuha ng makakain ng mga butanding, kaya lagi sila sa Ragay Gulf. Nitong Biyernes lang, 4 butanding ang namataan sa Gulf sa bahagi naman ng Del Gallego, Camarines Sur. Parawagan ng mga eksperto, huwag gambalain ang mga butanding at dapat protektahan ang mga ito. Halos 3 linggo nang nawawala ang isang domestic helper sa Saudi Arabia. Ayon sa mister, hindi raw maayos sa pinapasahod at pinakakain ng kanyang amo, ang OFW. Nakatutok si JP Soriano. Noon pang November 27, huling nakausap ni Josue ang misis na si Bernadette, domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Nabanggit daw noon ni Bernadette sa asawa na delayed ang kanyang mga sahod at hindi na raw siya pinapakain ng tama ng kanyang amo. Kinabukasan, di na makontak ni Josue si Bernadette sa kanyang number sa Saudi, pati na rin sa messenger. Kaya kinontak ni Josue ang kasamahan ni Bernadette. Sabi ng kasama, pinahuli lagi daw ng amo, pinakulong. Binalak ako ng kasama niya sir kasi baka daw masabit pa daw doon siya. Hanggang ngayong araw, wala pa rin balita at hindi pa rin makontak si Bernadette. Ayon kay Josue, hawak din daw ng employer ang passport ni Bernadette. Nai-report na ni Josue sa OWA sa Davao ang kaso ng misis, pero hanggang ngayon ay wala pa raw malinaw na sagot. Naiparating na rin ng GMA News kay OWA Administrator Hans Kaktak ang kaso ni Bernadette at inaaksyonan na raw ito. Maging ang agency ni Bernadette, hindi rin daw tumulong dahil tapos na raw ang kontrata ng nawawalang Pinay worker. Ipinaabot na rin ng GMA News kay Philippine Overseas Labor Office Attaché to Riyadh na Sir Mustafa ang kaso ni Bernadette at nangakong aaksyonan ito. Habang naghihintay ng update, si Josue at dalawang anak nag-aalala. Sa akin lang sir, bakit kinulong lang yun sa bahay nila sir ba? Tapos hindi kinakayan. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Sa Badoc, Ilocos Norte, 4 ang inaresto dahil naman sa paggamit ng peking COVID-19 antigen test result. Isa ang negative antigen test result sa mga requirement para makapasok sa probinsya. Galing daw ang 4 sa Pampanga at papunta sa bayan ng Pasukin. Ayon sa pulisya, scanned lang. At walang stamp mark ng ospital ang test result na ipinakita ng 4 sa border checkpoint. Wala silang pahaya.
Ayon sa pulisya, hindi bababa sa 20 ang nahuli na nila na nagtangkang pumasok sa probinsya gamit ang mga peking antigen test result. Ngayong may pandemic, kanya-kanyang diskarte ang ilan sa pagbili ng panregalo sa Pasko para iwas COVID. Nakatutok si Mai Bermudez. Saan mo balak bumili ng pangregalo ngayong may pandemic? Si Malot, nahihilig sa online shopping at suki ng 10-10, 11-11 at 12-12 sale. Kahit daw mas mahal dahil sa delivery charge, para sa kanya, walang katumbas na halaga ang kaligtasan ng mga mahal sa buhay. By choice, I had to do online because we have to think of the safety of your loved ones. Naabutan naman naming nag-window shopping sa Marikina si Nanay Marilet. Iba pa rin naman daw kapag personal na nakikita ang items. Katulad ito, 70%, 30%, malaki discount na din yun. Maganda bantela, matibay. Kahit mas delikado dahil maraming pwedeng makasalamuha, mas tipid naman daw kapag ganitong paraan ng pamimili, lalo't naglalakad lang siya papunta sa tindahan. Basta sundin aniya ang minimum health protocols. Kumusta naman kaya sa mga supermarket? 12 araw bago magpasko, kakaunti pa rin ang mga namimili sa supermarket na ito sa Quezon City. Ayon sa ilang mamimili, mahirap daw ang buhay ngayong pandemic. Ang iba naman, naghihintay pa rin ng kanilang 13th month pay at Christmas bonus. Kumpara noong nakaraang taon, nagmahal ang ilang Noche Buena items. Ang 350 grams na queso de bola, mahigit 200 pesos. 309 to 422 pesos ang 500 grams. Ang hamon, 350 pesos to 555 pesos ang kilo. May pear-shaped na 230 habang ang brick ham, 160 pesos. Nagmahal din ang fruit cocktail at pasta pack. Dahil lang din sa pandemic. Siyempre, hindi na natin kailangan ng magarbong handaan basta malakas po yung katawan mo na pagdating ng Christmas. Ang mga supermarkets nagalangan. May makita kang malalaking supermarkets na iilan lang ang bukas na kaha, no? Naka-checkout counters, no? Siguro mga 20% to 25% lang ang binuksan na kaha sa mga ibang malalaking tindahan. Hindi nag-extended hours ang ibang supermarkets. Nagbawas pa ng oras sa regular hours, on regular days. Mai Bermudez, nakatutok, 24 oras. Nag-set ng bagong record si Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang sold-out na virtual reality concert. Si Alden lang naman ang kauna-unahang Pilipino artist na gumawa ng isang virtual reality concert sa Pilipinas. At mukhang na-excite ang fans dahil sold out lahat ng tickets para sa 3 time slots ng concert. Lalo na't pwede ang immersive interaction with their idol kahit pa nasa bahay sila gamit ang VR technology. Ang virtual reality concert ni Alden ay bahagi ng selebrasyon ng kanyang 10th anniversary sa showbiz. Mga kapuso, 12 araw na lang, Pasko na at tuloy pa rin ang party ng ilan. Pero siyempre, bilang pag-iingat, online na lang muna yan. Nakatutok si Katrina Son. Ngayong may pandemic at bawal pa rin ang malalaking pagtitipon gaya ng Christmas party. Ang mga magkakatrabaho maging mga magkakamag-anak. Kanya-kanyang style na muna ng pagdiriwang online. Tulad na lang ni Dante Salem na nagtatrabaho sa BPO company. Kahapon pa lang ng madaling araw, nag-Christmas party na sila online. Lahat daw sila ay may mga handa sa kani-kanilang lugar. May games din, kaya naman ramdam na ramdam pa rin ang Pasko. Masaya pa rin naman since patagal ng panahon na magkakayuwalay kayo, nagkakausap pa rin kayo. May iba naman kahit online ang Christmas party, nagpa-practice pa rin para sa kanilang performance. I-video na lang daw nila ito at ipe-play sa gaganaping party. We're making a music video and we can have yung talagang gathering. Hindi naman daw mahalaga ang pabonggahan ngayong Pasko. Ang mahalaga pa rin kahit papaano, sa kanya-kanya nating paraan ay magkakasama pa rin tayo, online man yan. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Canghel. Ako po si Ivan Merina, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami, 24 oras.